di ko pa sinisimulan. Kung wala namang patakaran. Mga nyo ang walang patakaran mixtape. At ang aking album. Hold up, tra! Masakay rito kami. Okay, game. Tirang sigurado, asintado pag bitaw. Hindi mo kaya ang ginagawa ko pag ikaw ang nandito, isang palito na bandido. Ngunit yung iba hanggang ngayon ay laban dito. Ano ba ang rason sa natatagal lang? Album, tao ay nagtataka lang. Pinaghirapan, buong pwersa tiniris ko. Second album, gusto na nila i-release ko. Ito ang mga sulat na pinanganak ni Mary Jane, kanta madami parang acne. Lumilipad ako, ngunit aking gapang ay sagad sagaran, pero record habang high. Ordinaryong tao, baby, huwag kang tumili. Binibigyan ng weed, di kailangan bumili. Pagmasdan natin na pumasok ang cash. Mag-celebrate tayo, sindihan na ang hash. Mag-celebrate tayo, sindihan na ikaw ang nandito, isang palito na bandido. Ngunit yung iba hanggang ngayon ay laban dito. Sinungaling ang nagsabing masama ang halama. Bangs na mag-celebrate tayo, sindihan na. Take all. Cap. Corduroy. Cords, di ba? Check out the price, man. Jereng! What's up, everybody? Kasama ko ngayon ang nag-iisang Wang Bu, ang magtuturo sa atin ngayon kung ano meron sa vintage cap. So, what's up? Kita na ngayon sa Dapitan. Yeah, so, nakita nyo ang unit na store natin ngayon. Puro vintage cap. What's up? A shirt. So, makita natin ngayon. Puro vintage cap. Nakita mo naman din. So, para ma-educate natin ang mga tropa natin sa Pilipinas, sa mga katulad namin, usually talaga nabibili natin ang mga sumbira natin sa mga new era. Pero ito lang ang buntang talaga na makaka-abili ka at makaka-score ka talaga ng original vintage cap na nilabas lang ng mga early 90s lang. So, magkatanong tayo kay Kuya mong Ivan! And, what's up Kuya Ivan? So, kailangan nag-start about this itong hobby o collection na ganito? After nag-start ako ng early 2018. Oh, 2018. So, nag-start ka talaga about sa vintage cap, shirts, and puro mga early 90s stuff, di ba? Mm. Well, kasi ganun nangyari yan eh. Alam ko patok na dito sa Pilipinas, sinabi ng kapatid ko, pumatok ang vintage. Then, I was so happy to hear that kasi nung 90s, nagsusot ako ng mga ganyan. Yeah. Kaya, pinagpatuloy ko. Yeah. Lalo yung mga era nila, Master Plan, di ba? About Starter, di ba? Mga ganun mga logo, yeah, di ba? Yeah, totoo yan. Then, pagdating ng mga 2000, bigla nag-disappear talaga o para nag-phase out talaga sa Pilipinas yung Starter, mga difference logo ng mga vintage cap, tapos halos tumabas na, puro peke. Then, dumating ngayon yung New Era Caps, and ano ang ibang brand? Michelinese. Di ba? So, ngayon, nahihirapan ng mga Pinoy na hanapin talaga yung mga vintage cap din for several years. Kaya na paano ko makaka-score ng mga vintage cap talaga na talagang from 90s talaga? Eh syempre, inialabas na lang, puro New Era na o Michelinese na lang nabibili mo sa mga mall. So, ngayon, noong mga 4 to 5 years ago, nagkaroon ng group page na tinatawag na Vintage ko na Vintage Pilipinas, di ba? Tama. Tapos then, akala ko talaga yung mga to, puro okay lang. Then, dahan-dahan, nag-develop ang cap scene sa Pilipinas. Then, nagkaroon nga ng
na magkakataon na mamaka-score. Then, dahan-dahan nag-evolve, nagtaas din ang price from hundreds lang na pag bumili ka sa OOI, talagang bumura lang kasi 200, 300, mga 400. Then, tangin na magugot ka ba mayroong sumbayo na nagkakahalagang 5,000 to 9,000? And so again, so ito, mag-sample tayo ngayon ng ating mga vintage cap. So this, kuya, Los Angeles Raiders. So, tingin mo magkano to? Ayan, ayan. Nasa mga ano to, 2,000. Ah, 2,000. So, sa katulad ko rin na inabot ko yung 90s, nakakagulat. Bakit nga naging price niya ay 2,000 na ba? Minsan, nagiging 9,000 to 100,000. What's up? So, nakita mo yan, di ba? Usually nakikita mo to sa mga divisoria, sa mga mall, sa mga ukay-ukay, sa mga replica-replica. Pero eto na, legit na Sharktooth Raiders. So, explain mo naman paano naging ganyan yung value niya. Mga hats, no? Right. Raiders, kung ano-ano man, meron tayong tinatawag na iconic hats. Mm-hmm. So, iconic hats, isa sa mga bagay na kung saan nagtumataas ang value. Whoa. Yan, example, aside from Eazy-E, yeah. Well, meron tayong Elvis Presley. Yeah, yeah. At sinang ginamit ni Elvis Presley yung new uniform niya, at namatay yun, at kumbaga, kilalang tao yun eh. Yeah, nagkakaroon ng value. Mm-hmm. Same thing sa mga ganito. So, at that time, Raiders, kaya popular sa Pilipinas, mm-hmm. kasi marami kasing immigrant na datay sa ano eh. Along Los Angeles, Oakland actually. Oakland, yeah. Yun ang pinaka-ano ng mga Pilipino. So, pinapadala sa Pilipinas. Kahit nung bata ako, nagkaroon ako ng Oakland Raiders. Actually, Oakland Raiders ang alam po. Mm-hmm. And then, nag-switch sila ng team. Yeah. So, every time na nagkakaroon ng switching ng different states, mm-hmm. nagkakaroon ng price value. Wow. Ngayon, eto, lalong tumaas because of naging Las Vegas na sila. So you can always check it out in a market ng ano ng value ng Amerika. Kasi sa Amerika talaga, pagka mayroong mga small details like that. Mm-hmm. They, I know it sounds crazy, pero meron talagang tawag dito na kung saan tumataas ang value. Wow. Join Spang Mafia. So, nagsimula din ang ilan ng mga vintage cap. Sa naalala ko siguro, mga 3 to 4 years ago, sa nakita ko siya sa Pilipinas, ha? So, nagsimula nga ito sa mga Chicago Bulls na logo. Then, sa vintage cap collector ng mga page, sa different page ng mga vintage cap. Gaya niyan, nagkakaroon sila ng idea about sports specialties, right? Green yung brim. About Bulls. Starter. Oh, Sharktooth na nga. And syempre, legendary, maiiyak ka talaga. Big logo. What's up, surprise? Hey. Syempre, legendary, big logo. So, iniisip ng mga kapatid pili dito na nakukuha ito sa ukay-ukay. Kung makachamba ka, pero ito, definitely straight from America talaga. Kaya states talaga lahat to. See? Fresh na brand new talaga yan, man. Crunchy, man, di ba? So, ito nga, today, nag-pass away na, nag-crash ang helicopter nga ni Kobe Bryant, at namatay na siya. So, may tanong tayo sa'yo, for being a specialty about the caps, may possibility, di ba talaga, na tumaas ang value ng brand ng Lakers, or? Chances and possibility. Kasi ano yun eh, isang taong kilala, icon. Yeah, isang yeah. iconic guy yeah. na kung saan eh. NBA. Yeah. Oh. So, we have to wait for another probably 1 week or 2 weeks mm-hmm. from now. And we don't know what's gonna be the, yung parang ano. Kulturo yun. So, sa oras ngayon, ang presyo ngayon ay 7K. So, tingnan natin ng 1 week after. Mm-hmm. Tingnan natin ng presyo sa States.
One week after, diba? So, guys, magkano yung mga, ito, mga budget cap ba to? Budget price, budget meal. Yeah, budget meal. Oh, yeah, yeah. Magkano man yan? 1,850. Oh, sakto, oh. Ito, starter, oh. Pag gusto mo ng starter, wow. Diba? Ah, sa mga diehard fans na Mighty Ducks, what's up, man? And, para sa mga diehard fans sa Chicago Bulls, ito, magkano yan, kuya? 1,850. Okay, good. 1,850. Yes, sarap, sir. 2,000. Yeah, green and brim lahat niya, no? Solid, crunchy. 2,500. Yes, sir. Ang presyo. Eh, Bulls. 1,800. Oto, muro lang, oh. That's good. Eh, no? Starter din, no? 2,300, oh. Starter. What's up? Hey, kaya ba ko siya ito? 73 Lakers. You know who this bad boy in the court, man? Tang ina, man. Jeneng. Dennis Rodman. Yeah. Legit na rin, ha? Champion yan, man. See? Rubbery siya, hindi siya embroid. At air cool ang kanyan. Wow. God damn. Hey, para sa mga budget price to, 850, oh. So, di naman lahat dito, puro 2,000, 3,000. Meron tayong mga budget price. Ito, meron tayong 850. Pili ka lang, pasya ka lang. Napaka-friendly naman, oh. Na mga mag-entertain sa'yo dito sa store na to, di ba? What up, man? Oh, kaya hanap ka lang dito, man. Pero make sure na may dala ang budget dahil talaga magugutom ka rito. Lalo na kung balo ko sa cap. Ay, nako. Pero syempre, may tawad din kung magaling ka mapagtawaran ng price sa ating OG. So, what's up? So, nakita mo naman ang mga kanyang collectors dito sa finish cap niya. Different shirt. Hindi lang yan, marami pa. So ngayon, medyo nabawasan, marami na bibili rito. Pero kung gusto talaga pumasyal, pumasyal ka rito. At sa lugar nyo ng 1825 The Pitan Street. Yeah. Sampaloc, Metro Manila. Open to 9 a.m. to 10 p.m. Yeah, pasyal lang kayo. So, ito, pasyal lang kayo rito. Sampaloc lang to, bago mag-release. Yeah. Wangbu, anong page? Wangbu page? Yeah, Wangbu page. Collectors? Yeah, yeah. Wow. Kahit mabagal ang pedal ko, paano pa kaya kung gamitan ko ng turbo? Sobrang lugi mo baka mag... Yan o, ang proper na pagsombrero. Yan, totoo yan. Kung inabos mo ang 90s, diyan mo lang ma-realize at ma-appreciate yan. Pero kung di mo inabot yan, dead. Sorry to say.